DWIZ, programang sasamuhin ang iba't-ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihibayin at pagtatalunan ang iba't-ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-lipsan. Pero pwedaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga isyu. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Pinky Pinoy, RJ Nieto, at si Trixie Cruz, Angeles, oh! Karambola, karambola, uy umaga, karambola, sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Magandang umaga, welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Kandating po si Boss Jonathan de la Cruz. TP is still out of the country, but he'll be back within the week. Don't panic. The DWIZ text line 0918-350-2378. Ulitin po natin, 0918-350-2378, para dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like and share. Arriba Letlan. Natali. Congratulations! Lahat ng Letlanista. Top favorite ang Sambeda. Arriba. Top favorite. Yeah. Isang shoot lang? Isang basket lang? Heartbreaker din? Sakit. Masakit. Pero ang dami na naman kasi paralo ng Sambeda. Matagal na tuyo yan eh, Sambeda. Sa NCAA. Ang huling-huli nilang panalo, 78 ata. Sa NCAA. So, tapos nanalo ulit sila. Hindi, ibig sabihin, after 78, ata sila, 28 years, parang gano'n ang tagal. Bago nanalo ulit. Nung recently na, ang player niyan, sila Al-Jamal, sila ganyan ang player, no? At ang coach noon, si Koy Banal. Ayun. Tapos no, sunod-sunod. Familiar yung pangalan. Para yun, familiar eh, ni Koy Banal. Uy, happy birthday pala doon sa kay Alma Banal. Okay. Happy birthday. Nadyan sa Phoenix, Arizona yan. Nasa Arizona sila ni Koy. Happy birthday. Birthday niya kahapon, nakalimutan ko eh. Okay. Eh, baka nakikinig siya ngayon. At least nabati natin. Happy birthday. 2016. Pasensya ka na, Coach. Talay ng team mo. Pero 2016 nanalo din sila, di ba? 2016. Sunod-sunod nga. After ma-champion ni Koy, sunod-sunod na yung championship. Nagkaroon na ng... Nagka-momentum. Nagkaroon na ng winning. Marunong na manalo. Ika nga. Yun ang lingwahe sa basketball. Turo niya naman sa UP yan. Kung paano manalo. Kasi hindi naman komo malakas yung team. Meron din kasing parang mental discipline eh. Kung paano manalo.
di ba? Yeah. Halimbawa, yung mga, ang criticism ko sa UP nga ngayon, hindi pa nagsisimula yung liga, akala ng mga player na UP, panalo na. Hindi ganun ho. Iba mental discipline. Kung magpa-interview, sa TV, kala mo mga professional basketball players eh. Hindi ko gusto yung ganun eh. Eh, ako yung nasasaktan din dahil nag-aral din ako sa UP. Alam mo, yung championship, tinatrabaho yan. Saka uhaw eh. Uhaw tayo sa championship. Ay, di ba? Eh, ang attitude ng mga player, medyo napansin ko, parang ganun na. Mm. Professional. Eh, hindi parang man kayo pro. Oo. Hindi ba? Tapos, ang mga sinasabi nila, talagang pro bang pupunta daw sila sa professional league, mga ganun. Okay. Pinag-iisipan daw nila kung tutuloy pa sila sa UP, mga ganun. Kung ako yung coach doon, batok sa akin. Kung panahon ni Real Madrid dyan, lahat yung bangko. Hindi pwede yung ganun na. Masyado kayong nagpa-hype sa sarili nyo. Naging media darling kasi ang UP. Because, hindi mo rin sila masisi dahil ang ganda ng story eh. Nung last year, maraming fans. Daming fans. Oh, last year kasi ang ganda ng Cinderella story. Mm-hmm. Hindi ba? From out of nowhere, nag-finals. Di ba? Hindi ba? Nakami weird number. Oh, pagkatapos this year, malakas na. Oh. Pero meron talagang learning. Sabi nga nila, learning curve ang paano manalo. Tsaka hindi pa sila champion team. They may have individual. Yun na nga eh. May talent, pero hindi pa buo yun. Oh, you need to be a team. Sabi nga nila. Ngayon naman sa SEA Games. Pero love ko kayo. Okay. UP men's basketball. Ako rin. Pero lang ko Ateneo kalaban. Pag UP, kalaban kahit sino, wag lang Ateneo. Hindi ako nanonood pag UP versus UP, Ateneo. Nagturo kasi ako sa Ateneo. Love na love ko yung mga estudyante. Aha, okay. Ang prediction wala, mas sweep yung tong UST eh. Mm-hmm. Tingnan natin. Pero tingnan tama, natin. No? 81-79. Ang alin? Let run over San Beda. 81, isa. One basket. Masakit. Grabing heartbreaker. Masakit, Kuya Eddie. Bumabaha pala dun sa ano yun. Sa Menjola. No? Okay. Baka sa Arizona rin. Pero sa Intramuros, masaya. Maingay. maingay. Arizona din. Maingay ang Intramuros. Pero congratulations, Letra na. Arriba. Pero Letra na ko dito sa game na to. Okay. Okay. So, ngayon, ito naman binabakbakan ng SEA Games. Sobra daw magastos. Oo. Oh. Pa rin yung kaldera. May mga propaganda kasi na kumakalat. Nililista ko ano-ano yung mga gastos sa SEA Games. Ah. Wag na lang tayo mag SEA Games. Diba? Beg off na lang tayo tuwing turno natin mag-host. Hindi ba? Kasi lalabas na kahiya-hiya tayo kung ayaw nyo. Halimbawa, itong cauldron na sinasabi. Itong cauldron, ito yung parang tore na may apoy. Symbol ho yan ng friendship ng lahat ng bumubuo ng SEA Games. Sampu yan. Sampung bayan yan. Tourist, magiging tourist, kumbaga, attraction yan. Mm-hmm. Kumbaga, hindi naman pwedeng bear ang isang venue na kamukha yung gagawin sa Clark. Ano yun? Ganun lang ba ang... meron din, kung tawagin nga minsan yan, work of art eh. Yeah. Yung mga ganyan. Diba, itong cauldron, well, the whole thing, gawa ni national artist Francisco Manyosa, the late Francisco. Habang buhay ho natin, nandyan yan. Yan, 50 million na yan. Kalaun-launan yung after so many generations, baliwala na yan ang appreciation nila doon sa ginawang yon. At sinisita ngayon ni Drilon dahil wala lang ibang masita. Ay, sinagot ni Pangulo kagabi ah. Ano sabi? It's the work of the mind. Kumbaga, how are you going to say na lugi ka doon? Okay, yung term na ginamit ng Pangulo, it is the work of the mind. It is a copyright term. Ano yan? Legal term yan. Sa copyright law kasi, it's called a creative work.
So, kaya intellectual property yan sa kanya. Work of the mind. That's what the president was saying. Sa ibang bayan ho, priceless yan. Yes. Kasi so, you cannot put a price tag on it. Oo, kasi ang binabayaran na dyan, yung artistry ng isang national artist, yung years of experience and creativity na he put in, yung aral niya, yung training niya, yung aesthetic sense niya, and all of those cultural values that he put into the artwork. You're not paying for the artwork. So, mas gusto niya, for all of those baka years. Mas gusto nila, i-subsidize na lang yung artist, parang yung rice farmers, bigyan na lang ng dole out, imbes na pakinabangan mo yung kanyang talent. Correct. At gumawa ka ng isang ganitong kung sabihin eh priceless correct. Work of kasi art. Kasi pwede naman natin i-criticize yung artwork. Okay. And that's part of it eh. Any creative work, subject pero to criticism. Pero to say na sayang yung pera. Pero to say na sayang yung pera, wala ka sa lugar. Kasi how are you going to put a price tag on that? Kaya nga, ang nagsiset ng presyo usually is the artist. Ngayon, the market will determine whether or not they're going to buy it yes. at that price. Eh, sinabi ko naman sa'yo, sinabi ko naman sa'yo kasi, etong si Dilon, wala naman kasi magawalan to. Meron or, kasi siyang tinutula. Ayun, meron siyang kaibigan. Na kailangan bakbakan itong si Vince. Dison. Eh, hindi naman si Vince Dison to. Si Francisco Bobby Manyosa po. National Artist for Architecture. 2018. Duterte ang nag-proclaim dito. At 50 metro po kataas, yung sinasabi nilang kaldero. So, hindi kaldero yan. It's not a kaldero. It's the pool structure. It's a structure. It's a tower, actually. Yeah. No? Yan ho yung magiging kumbaga symbol noon nung event na yon. At hindi naman tayo taon-taon nag-host nitong SEA Games. Sabi nga nito si Salcede. Kanya lang ayoko yung ginamit niya na term na western eh. Alam mo invento ng western media yan dahil uso noon banata si Imelda Marcos. It may be Imeldific. Imeldific. Hindi ko gusto yung ganung term. But it benefits the country's new and bolder character. Sabi niya, pricey daw. Oh my god. Wala lang kasi wala nang guidelines in fact. Kaya nga hindi na babatikos 'yan ng for the actual spending ng COA. Hindi mo notice walang nagkakaso. Puro hanas lang eh, puro bakbak lang na ano na yung hiritan lang but no case, walang inuumang na kaso. For that because mahirapan sila sa valuation. Diba, there are no COA guidelines on works of art actually or if there are they're very generic. Tagal-tagal ko sa NCC. So what kaya nga hindi hindi mahirap talaga na dating National Museum. Parating may controversy pag nag-acquire ng works. Kasi yung valuations niyan, sila rin lang ang ayun. Expert na magsasabi. Ayun oh. Good morning. Boss John, good morning. Good morning. Nadaan ka ba ng Menjola? Hindi naman siguro ba. Hindi naman. Hindi pwedeng daanan nyo ngayon. Yung mga umaangal ngayon mga tiga CEO tsaka Holy Spirit. Bakit? Dito sila makakasok. Binabaha na sila. Baha ng luha. Ikaw na. Sakit nyo naman huwag sila. Na-congratulate na namin. Heavy favorite yan. Pero tama yung sinasabi mo, naririnig ko kanina yung sinasabi mo, parang Conrad, saka Trixie yung sinasabi nyo eh. Yung ano yan eh, nasa pagdadala mo yan eh. Kasi, kahit tama yun eh, itong latran talagang, ano sila? Tignan mo, yung dalawang point guard nila. Hindi, yung dalawang point guard nila, nag-cramps. Oo. Yung dalawang bigay point guard. Bigay na bigay, ibig sabihin. Ibig sabihin, bigay na bigay. Oo, ganun yan. At saka dumadive sa bola. Oo. You can see sa laro although hindi ko natapos yung buong laro ano you could na. See talagang who wants it more what team wants it more sa UP ang tawag diyan puso nawala ang UP naging mga glamour boys ano sila glamour boys showbiz and the thing showbiz pati cheer dance. Kagaya nung ano, yung sa UP ah, UP versus UST. Ayun. Ano na eh, mag-o-all sila o kaya malalampas sila eh, si Javi Deliano. Nagkaroon, hindi niya, tapos nabitawan pa ni Parasio.
si Kobe. Dalawa. Yung dalawang star. Ano, eh, but anyway. Still should, have to learn to be a team. Yung binabanggit ninyo tungkol dyan sa kaldero na yan. Para rin yan yung ano eh. Yung, at ano, on the eve of this particular no, Southeast Asian Games na tayo nag-host. Tama yan eh. Sana hindi na lang natin sana sinabi natin, alam mo, ganyan ba ang cost nito? Huwag na tayo mag, ano, we beg off. Huwag na tayo, hindi natin kaya. Unnecessary and expensive, sabi ni Drilon. I want to point out something. It's so dilaw. I'm sorry to use the term. Bihira akong gumamit ng labels na ganun. But it's so dilaw. When Quarry became president, yung culture and arts, zero yan kasi ang feeling niya, Imelda kasi pinidmark niya yung culture and arts. Para sa kanila, everything had to be reduced into terms na makakain ba yan? Kung yun lang talaga ang basehan natin for any sort of government spending, ang dami natin hindi gagawin. Diba? Una-una, wala nang sports programs. Why bother? Hindi naman nakakain yan, diba? Wala nang arts. Wala nang arts. Mm. Hindi naman kasi nakakain yan. Mm. But you forget. Ano yung byproducts ng pag-encourage ng creativity, paggawa ng mga public works of art? It creates aesthetics. It creates a sense of national aesthetics. National identity yan. National identity. Lugmona, Trixie, ang aking pride as a Pilipino. Sinasabihan tayo, the sick man of Asia. You're sending your people abroad to work as slaves. Ganyan ang salita. Pag yung brown passport ko, pinakita ko, ang daming bubusisiin. Okay? Random check daw. Random check. Hindi random check. Pangligot ko sa likod, puro kami Pilipino na na-random sa airport. Paano yan? Ang aking pride bilang Pilipino, aking national pride, lugmo na talaga. Baksak na. Tapos meron ka pirasong ganito na mapapangat ka. Sasabihin mo, wow, ganda naman ito. Pilipino nag-design ito. Sasabihin mo, unnecessary and expensive. Alam nyo yun yung biggest concern natin dati. You know why our cities are so pangit? So ugly. Because we lost that sense of national aesthetic. Yeah. Remember yung Burnham Plan na pinag-usapan natin? Tingnan nyo yung mga US colonial federalist structures natin dito. Post office. Okay. Yeah, ganyan. Metropolitan Theater, which is older, which is 1927, Beaux-Arts, ganyan. Yan yung national aesthetics natin. Yung sculptor, yung Tampinko. Sculptures na ginagamit natin pang gayak ng mga buildings natin. Yun yung national aesthetic natin. Pupunta ka into a city where you see something like that. Di ba yung pagka minsan pupunta ka sa magandang... Sense of place yan eh. Dito pupunta ka sa magandang lugar sa Pilipinas, sasabihan ka na, wow, ang ganda dito, parang wala tayo sa Pilipinas. Bakit ganun? Okay, and that's why we're doing public art. That's why you can't say na hindi makakain yan kasi makakain yan. Hindi, alam yung sinasabi mo, Trixie, na yung tungkol nga dito sa mga criticisms na ganito. There's, ano yan? Walang pinag-iba yan doon sa sinasabi nila tungkol sa cultural center dati. White elephant. Bakit ka daming ginugutom, bakit gagawa ka ng CCP? Hanggang ngayon nga, tinitira yan eh. Yung tungkol, na pati yung mga structures natin na iba, PICC, etc. Mga MLDific, ano to? Mga ganun. Kung ganito. Kung ganun pala yan. Huwag na lang, pangit na lang tayo forever. Yung PCCI, MLDific yan. PICC International Convention, MLDPIC. Noon MLDPIC yan, sabi. Ano ba yan? Cultural Center, ano ba yan? Folk Arts, ano ba yan? Heart Center, ano ba yan? Lung Center, Kidney Center, ano ba yan? Expensive yan. Ano ba yan? Luho. Ngayon, ayun pala, kailangan pala yun. Okay? Yan yung yan kasing mga ganyan na so anong use nung ano, halimbawa? Nagtayo ka na napaka-grand opera house. Yung opera house sa Sydney. Yung ganon. Diba? Pwede ka namang opera house na simple lang eh. Gusto mo, kubo. Pero opera house din yan. Pero dahil sa ganon ka, yung grandeur nung structure na yon, naging simbolo yun. Kapag napakita ang isang film at nakita mo yung yung roof yung roof ng Sydney Opera House, alam mo Sydney yun. Sydney yan. Okay, pag nakita mo yung cauldron na yan, alam mo Clark yan.
Oo. At saka, okay. Ano yan, araw-araw bang ginagamit yung Sydney Opera? Hindi naman araw-araw ginagamit yung Sydney Opera. Useless nga yun eh. Oo. Eh, gagaya nung ano sa Beijing, yung Bird's Nest, yung sa Olympics. Araw-araw ba ginagamit ng Beijing yun? Yung Bird's Nest, alaka lang nun? Well, naging tourist attraction yun. Yung tignan mo, naging tourist attraction. Yung mga ganun eh. So, lahat ng Olympic sites, pwede mo sabihin na hindi pwede yan. Dapat ano na lang. Simple lang. O wag na magtayo ng bago, gamitin na lang yun. The debate isn't about whether or not this is corrupt. Kasi hindi sinasabi ni Drilon na kurakot ito. Because he cannot do that. He cannot say that. Hello? Kasi nga, pagdating dito sa valuation, he will not be able to put a price tag on the intellectual property of this person. So ang dami kasi, binabasa ko yung mga nasa dito eh. Bakit daw, the issue daw is bakit pag ano magagastos ka ng ganyan, ang daming ginugutom, dilaw thinking talaga. Hindi. Sobrang ano. Hindi rin naman pinababayaan yung nagugutom eh. Kinukuha, wala tayong ninanakaw sa ginugutom para gawin yan. Okay, as a matter of fact, naglalaan din tayo ng pera. Correct. Para sa social, kaya nga may 4Ps. Pataas ng paas-taas yan taon-taon. Tapos later on sasabihin nila, sige hindi yan yung issue. Yung issue is corruption. There is no issue of corruption. Even Drilon stopped at calling it corruption. Walang corruption. What he's doing although merong mga propaganda lumalabas ngayon, nililista yung mga ano daw. Expenses. Yung mga unnecessary. Expenses. And expensive. Wow. Paano mo nalaman unnecessary? Ikaw ba nag-handle noon? Ikaw ba nag-handle nung mga events na yun? Diba? And kung concerned kayo na impoverished country ito, tapos gumagawa tayo ng ganyan, pues lakihan natin yung budget para sa mga feeding programs. Lakihan natin yung budget ng DSWD. Lakihan natin yung ano, mag-concentrate rin tayo on other projects that help uplift the poor, which we are doing, by the way. May mga mali. Siyempre, rice tarification, mali. Okay? But it doesn't mean that when you put up a 50 million structure such as this for the SEA Games, na merong magugutom dahil dyan. That's false thinking. At saka ano yun? Uy, may breaking oh. Nagdadala daw ng relief goods papuntang Apayao. Ito, San Miguel Corporation ito. Ha? Hinarang sa checkpoint dyan sa Nueva Vizcaya. Kasi kailangan daw malaman sa checkpoint kung may clearance na dalhin yung canned goods na pork. Relief goods po ito ah. So pinakita yung mga clearance na, na inisyu ng mismo. Inisyu mismo ng governor ng Nueva Vizcaya. Vizcaya. Hindi pa raw sapat yun. Marami pang hinihingi. Papuntang Apayao, ha? Aha. Ngayon, hindi malaman ngayon kung alam ng governor ng Nueva Vizcaya ang ginagawa ng mga tao niya sa checkpoint. Pati ba naman dyan? Diyos ko naman. Hindi pa ba sapat yung tong? Hindi pa eh. Kayo naman magpapasok. So, halos 24 oras, naka-hold. Nasaan sa? Ang delivery. Where is it? Talaga? Walang makain yung driver. Ala? Hindi, nasaan yan? Ang matindi yun. Papunta raw ng Apayao eh. Hindi, saan nga? Saan? Where is he now? San Nueva Vizcaya. Hindi, maaring na-deliver na. I'm not sure. Baka hanggang ngayon na doon pa. May nag-text lang kasi sa akin. Ang mas sa akin dito, bukod doon sa hirap ng mga nagde-deliver, yung aabutan mo na kailangan na relief goods doon sa nasalanta, ng typhoon, naghihintay ng pagkain yung mga yun eh. Correct. Bakit mo hinuhold yung, may clearance na nga. Binigay na ng governor. One day. Ano yung justification? Hindi. Ano yan pa? I don't know. Kasi yung pork daw. Show the power. Bawat. Kasi meron, governor mo na yung nagbigay ng clearance eh. Ng pork. Tapos ikaw, nandiyan ka na nag-checkpoint, ibig sabihin, hindi mo tinirecognize yung clearance ng governor mo? May conflict eh. May pork daw, bawal daw mag-deliver ng pork. Sino kaya? Sino kang mag-deliver? nag-clearance na nga yung boss mo. Governor. Eh.
Ibig sabihin, no, in-override na lahat ng conflict. Ano yan? Na nagbigay na. Show the power yung... Ganun ano ba, show the power? Pag ano, di ba parang yung secure? Kuminsan, mas matindi pa yun kaysa sa boss. Di ba? O, oh, tama. Di ba? May mga ganun eh. Ah, hindi. Eh, sinabi na ng boss. Boss mo, okay na eh. Okay na eh. Alam mo, napansin ko yan. May mga ganun eh. Merong mga gwardiya na napakagagalang. Oo. At meron naman, medyo maangas. Maangas, maangas. May ano? Mga ganun. May mga ganun. Ang akin, ang iniisip ko na lang, kulang sa training to. Oo. Doon sa kanilang opisina. Ganun, ganun. Kasi yung mga maaayos, alam mo, na na-brief na train ng husto. Ito ang gagawin natin. Paano makipag-usap. Ha? Yung iba kasi, kung makipag-usap, kala mo nasa kanto pa rin. Hindi mo aram, nasa corporate world ka na. Okay. Eh, diba? By the way, sa Alabang, hindi na kumukuha ngayon ng lisensya. Ay, ganun. Dati, pagpapasok ka sa gate ng Ayala, Alabang, kukunin ng lisensya. Oo. Yes. Ngayon, ayun, bawal na raw. Ay, buti naman. Kasi ililista bawal naman. Ka naman bawal eh. Hindi ka naman government agency na pwede. Bakit? Police nga hindi nagko-confiscate ng lisensya. Kukunin yung lisensya mo dati. Ay, ilang beses tapos, ko na wala ng lisensya sa ganyan. Ganyan, ganyan. Dati, BGC. Ako, nagka-trouble ako dyan. Yung lisensya ko, sinorender ko. Pagbalik ko, wala yung lisensya. Nasaan? Naibigay sa iba. Ayan. Yan, nangyari din sa akin. Paano ako ngayon, magdadrive ako without a license from here to my home? Mananagot ba sila dyan, di ba? Sila ba mag-i-explain? Pwede ba kitang, nasabihan ko yan, pwede ba kitang ibit-bit para pag pinigil ako ng pulis, ikaw mag-explain na nawala mo yung lisensya ko. Oh, ang hirap pa so, naman. So, bawal na ngayon yan. Bawal na. Ganyan din dati, sa, ganyan din dati sa BGC. Eh. Oh. Yung mga roving, kukunin yung lisensya mo. Tapos sabi, alam mo, yung mga pulis nga, hindi kinukuha lisensya. Lista mo na lang. Okay. Kung meron violation. Magbigay ka ng ano, hindi ho, kasi ganito, ganyan. Sasabihin sa'yo, teka muna, meron ka bang authorization kumuha ng lisensya? Hindi, wala kang authority. Wala, kahit sino. Ilista mo. Magbigay ka ng traffic violation. Eh ngayon nga, contact, no contact, ano na. Policy, personless yung pag-aano sa inyo. Hindi pwede yun. Mabalikan ko lang yung dun sa sports ha. Kasi nag-tweet si Gretchen Malalad na walang pondo para sa mga atleta tapos gagawa kayo ng 50 million na ganyan. Uh-huh. So again, the sense of proportion. Naintindihan ko na naghihirap yung mga atleta natin. Acknowledged ko yan. We don't spend enough on our sports programs, particularly on our athletes. Mm-hmm. Pero madam, wala ka sa lugar kasi unang-una, ibang ahensya ang nagde-determine ng mga allowances ng ating mga atleta. Hmm. Ang gumagawa nitong mga SEA Games infrastructure ay yung FISGOC. Okay. At saka yung interagency na program. If you want to rail against yung kakulangan ng budget para sa mga atleta, piliin nyo yung tamang ahensya na makakasagot niyan. Uh-huh. Hindi yung ahensya na iba ang budget na binigay para sa kanila. Also, itong outlay na to, once lang, para sa SEA Games lang. Yung para sa atleta should be a continuing funding. Hindi nga, parang ang sinasabi ninyo kasi is, ninanakaw yung pondo para sa atleta para ilagay sa structure nito. Hindi po totoo yan. That is false and lazy thinking. Hindi mo pwedeng sabihan na nanakawan kayo dahil gumawa ng ganito. Ang totoo niyan, kulang talaga kayo from the start. Well, lahat naman ng sports program, pag kinausap mo sa buong mundo, maski sa Amerika, umaangal yung mga atleta na kulang. Oo. Maski nga Amerika eh. Ay, di ba? Lahat yan umaangal na kulang ang pondo. Anong ginagawa nila? Gumagawa sila ng paraan, humahanap sila ng sponsors. Uh-oh. Okay? So, binibigyan ng endorsement. Dahil look, kahit gaano kayaman ng bayan, meron lang yan, ilalaan para sa atleta. Meron din ilalaan para doon sa structure. Always, okay, hindi po budget. Pwedeng isang aspect lang yung
Kasi paano yun, mapapahiya naman tayo? Ano yun? Sasabihin nyo, eh luho yan. Paano mo naman nasabing luho? Hindi mo masasabi. Yung mga nakalista ng propaganda, na eto yung mga useless daw na expense, makita mo eh. Halata mong pilit na pilit eh. At propaganda yun ha. At pinaka... So ibig sabihin, wala na lang masita dito. Well, pero sa totoo lamang, John at Trixie, nagkaroon ng issue kasi dito, yung foundation. Foundation, yun yung foundation na yan. Yan ang naging problema rito. In addition to yung problema nung nagtatanong sa Senado yan, may... Meron pa. May ibang problema. Pero ibang problema. Ibang problema yan. Kasi hindi pa na-approve. In fact, naglulutas siya ng problema, di ba? Problema na ibang tao. Magbabalik ang alam mo lang. Oras natin, 8:32 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Magbabalik ang Karambola kasama pa rin sa impilan ko ang Randonal Johnson de la Cruz ako po si Trixie Cusang. Hello! Bigas. Sabi ng Pangulo, tinanong siya last night sa press conference. Ah, nag-press conference na si Presidente? Oo, after 10 na kagabi. Tapos, ang sabi niya, is tinanong siya, did you really order the DAR? Okay. To stop the importation of rice. Confirm niya, yes. I want a ban on importation. So, inilabas na ba yung instruction? Yung order. I assume na susunod na yun. Kasi yun ang hanas ni Secretary Dar. Wala naman daw written order. Nagsalita na nga yung presidente. Anak ng toko naman. Tinugleni yung tunog eh. Napaka... Dapat doon na salita. Yes, sir. Susundin namin. Utos ng Pangulo yan eh. Ngayon, diniretso siya. Dar. Suspend. Kasi daw harvest time. Hindi naman sinabi forever yung suspension, Secretary Dare. At sinabi lang ngayon. At sinabi lang ngayong harvest time. Okay. Dami kasing tama. Tama ng kartel eh. Patapos ng harvest time. Patapos na ang harvest season. Anong buwan na ngayon? Nobyembre na eh. So, tapos na. Mas mahigit pa doon sa order niya kay Dar. Suspend. Kaya ba ni Dar gawin yun? O customs? Kasama na. Kasi bago ka mag-import ba? Si DA. Yes. Department of Agriculture. Sorry, DA ang nagsusertify. Okay. Dati kasi NFA ang gumagawa nun eh. Ngayon, Department of Agriculture. Yes. Ayun. So, hindi pwede. Pero mas higit doon sa utos. Ni Duterte, natigil na muna yan. Yung sinabihan niya yung Kongreso na mag-allocate ng pondo. Correct. Para dyan sa pagbili ng palay. Oo. Through NFA yan. Specific ho yung request. Pambili ng palay, hindi pamigay na cash. Yun. Sa mga farmers. Yan ang pinipilit ng mga bataan niya eh. Mamigay ng cash. So, ini-ignore nila yung batas? So, hanggang... Kasi clear yun, ha? Hanggang ngayon, sinasabi nila, malapit na raw, hinahanda na nila, malapit nang mamigay ng pera sa mga farmers. Okay. Yun ang solusyon nila doon sa paghihirap ng ilang million yun, Jonathan? 3 million. 3 million? Bigyan na lamang natin. Maliwanag yun. Maliwanag ang sinasabi ni Presidente yan. Buy, hindi yung bigay. Magkaiba yun ha? Buy at saka bigay. Eto ho yung sinabi niya at Tagalog pa eh. Kung gusto natin, wala problema. Bilhin lahat ng produce ng farmers. Gagastos tayo, bilyon. Bilhin natin. Tapos. Okay, siya mag-gagastos. Para namang you can stand by and watch your farmers starve to death, no? May paraan naman. At nakabatas na nakakalagay. Ito yung sinasabi natin. Sinasabi ni Dier, kahit palugi tayo, para yung mga farmers, may resulta sa pawis nila. Pinagtrabahuhan nila yan. Hindi pa pinagpalimusan yan. Sino ang nalugi? Wala.
Diba? Walang nalugi. So meron pa daw, yung mga late na nagtanim, nag-harvest pa daw. So may chance pa. Meron talaga ngayon. Kasi may mga iba, tree croppings eh. Ah, okay. May two croppings, may mga areas na tree croppings. Ano breed? May mga ganun na areas talaga. Nagsimula kasi to rice tarification. Dahil doon sa problema, tumaas ang husto. Ang presyo ng bigas. May na-flood eh. Ano ang dahilan noon? Nagkaroon ng calamity. Uh-huh. Number two, tinago naman talaga ng cartel yun. Meron yun. Bigas. Oh yes. Okay. Number three, bakit wala tayong buffer? At that time, nag-away yan. NFA eh. Ayoko. Kumi buffer kasi tayo, no? NFA. Kaya magpakawala. Kasi ayaw ng mga ang problema kasi noon, ayaw magbigay ng pera sa NFA. Nung binigyan nila ng pera yung NFA, sabi nila, ang NFA nagbayad ng utang. Eh sabi ng NFA, paano kami hindi magbabayad? Paano kami magkakaroon ng credit? Alam mo ba, pag nag-import kami, pwede bang cash ang bayad? Hindi. Hindi po. Kailangan po yan, banko credit line. Okay? May sinasabing letter of credit o draft LC, or whatever. Letter of LC. Kung ano-ano. Hindi ba? Through the bank. Ngayon, yung banko, pag meron kang overdue, hindi ka i-issuehan yan. Yeah. So, kailangan yung magbayad ng utang. Ang nagalit ngayon. Bakit special yung pera kay ano? Secretary Sunny Dominguez. Bakit yung pera ginamit yung pambayad ng utang? Hindi niyo pinambili ng bigas. Hindi nga makakabili ng bigas kung hindi muna magbayad ng utang eh. Dahil saka ano yun? Talagang pinilay nila. Dahil saka ano yan? They could have given NFA at that time. Kasi ang ginagamit naman ng NFA ay government banks. So they could have given NFA special credit line. Special credit line just for purposes of importation at that time. Kasi babayaran naman talaga government. Ibig mo sabihin, ayaw lang. Ayaw lang. Yeah. At yan ang dapat na tinitingnan dyan. So ang naging solusyon nila to mag-free market. Anybody can import. Ayan, dyan na nagkaloko-loko. Anybody can import. Kasi yung theory was, di ba dun sa balancing, sa law of supply and demand, the more there is a supply, the prices are supposed to be driven down. Yes. However, yung cartel who has been entrenched there for decades... Hindi nga raw eh. Mukhang. Mukhang may hoarding. Mukha lang. Yeah. Diba? Kalain, no? In fact, nagulat ako dun sa sa statement ni Yusek Tony Lambino. Parang ngayon lang niya na-discover na iniipit daw ng mga traders yung mga warehouses para mapilitan yung mga walang paglalagyan ng bigas yung mga farmers, mapipilitan magbenta at a low price. Akalain mo, ngayon lang yun. Wow! What a revelation! Ano sinasabi ng NFA? What a revelation! Trabaho nga ng NFA. When panahon mo ni Marcos, nandiyan na yung cartel. Okay? Tinira lang nga niya yan eh. Tinira yan through the NFA para magkaroon lamang taga-tabla. Panabla lang yun. Hindi ho yan ang talagang bumibili. At hindi siya yung ultimate solution. Dahil yun ang kanyang trabaho. Sabi nga ni Duterte. Maski palugi tayo. Bakit kahit palugi, tapos. Sino ba na lugi na kinabang ang Filipino nation? Na nabawasan lang yung budget. Unang-una, na yung mga consumers medyo nabalansa yung kanilang imbis na taas ng taas yung presyo ng bigas. Medyo humina. Number two, yung ating rice farmers, tatulungan natin yung industry pagbibigas, pagpapalay, nando doon. Food security nga yun. Hindi, tapos lahat ng inputs ng farming. Fertilizer, lahat dyan, kumita. Okay? Kesa yung ititigil mo yung farming, ang daming industries ma-affect yan. Okay? O pati yung mga nagsusupply halimbawa ng mga small machinery. Yung harvest, yung pang-harvest na machinery. Pag tinigil mo yung rice industry na yan, patay lahat yun. Correct. Gusto ba natin yun? Parang textile. Pinatay natin yung local textile. Dahil sa lahat importation. Number two, tires. Ganyan. Lahat ng tire making natin dito, pinatay. Rubber shoes. Mas gusto nating importation. Rubber shoes. Oh.
Ay, uy, Rubber World dati. Wala, patay na yan. Patay na yan. Tinira yan ng mga importation. Mm. At saka okay. ng strikes. Ngayon, ang gusto nila, ganun. Free up din the sugar. Oo. Oh, no. Patayin din tayo doon. Patayin mo lahat ng mga nagsusugar doon. Kung saan-saan lugar. Why do it that way? Barilin na lang natin. Faster. Whereas, ngayon, ang pinag-iisipan talaga, baka dapat, instead of import liberalization, magkaroon tayo ng pabaliktad. Import substitution. This was the original idea. That's the idea, di ba? Bakit tayo import na rubber shoes? Ba't napakahirap bang gawin yan? Na rubber shoes? Di ba? Eh, lahat ng Pilipino may rubber shoes eh. Tsaka tayo nauna. Sa Southeast Asia tayo nauna. Yung mga Adidas, rubber world. Tayo yung gumagawa niyan eh. Yung garments, yung ating mga pinag-ukay-ukay. Dito ginagawa lahat yan dati. Ang lalaki natin dyan. Nike. Niyari nila yung textile industry. O, di tapos. Hanggang ngayon, niyayari pa. Sa importation. Ang sinasabi ngayon ng mga foreign buyers ng garments, ang dami namin pupunta sana sa Pilipinas, kaya lang may requirement na kailangan merong fabric of local origin. Eh, wala man tayong textile industry. Bago ka magkaroon ng fabric, kailangan ipag-aralan para dito mo kakawin yun. Tapos gawin mo yung garments. Paano mo masusunod yung requirement na yun kung wala naman local local na textile? Halos wala tayong fashion industry na meron na dapat tayo sana noon. Eh, ang gagaling natin doon ng mga designers natin. But you can't have a fashion industry if you have no textile industry. Ayun na nga, namatay yan eh. Alam mo ba, alam nyo ba, sa Taiwan, ang mga naging Taipan, yung textile. Naglakihan, textile. Yung mga unang nagtayo ng textile. Oh. Alam ba si Li Ka-shing, the richest man in Hong Kong? Ganyan din. Started in textile. Oh. Yes. Dapat, ang mga naging Taipan dito sa atin, eh lahat ng tao may damit eh. Hindi ka naman pwedeng naglalakad nakahubad eh. Nagbabago yan. Eh nasisira ang damit. Hindi ba? Nasisira. Necessity po yan. Yeah. Dude, school uniform. Lahat yan. Ha? Lahat, military. Yeah. O yung mga bangko, naka-uniform yan. Saan galing lahat yan? Puro imported ho yung tela niya. Biro mo, import substitution na dapat. Mm. So ito, in relation to the rice suspension, hindi ko alam kung paano patutupad ni Duterte yung sinasabi niya. So tinigil mo rice importation. Okay. Paano ngayon yung mga traders ba mapipilit mo na bumili sa farmers? 'Di ba? Babaratin pa rin nila, 'di ba? Kahit unless na tinigil NFA ka. Eh sabi niyo may hoarding eh. Ibig sabihin ng may hoarding, yung mga traders may hawak pang stock. Yes. Okay. Ayokong bumili sa farmers, may stock pa ako. Mm. At ayaw nilang i-release para bumaba. Bibiling ko yan kung mababa. Yep. So, pag tinigil mo yung importation, hindi by itself will solve the problem of the farmers. No. Hindi. Merong kolatilya po. Ang kolatilya nun, kailangan merong bumili ng bigas sa farmers na mataas na presyo. Eh, wala na yung NFA. Mm-hmm. Paano yan? Kahit merong pera, sasabihin si Duterte, sino utusan niya? DA. Baka, yung DA, ibigay ngayon sa NFA yung pera. Yung NFA, i-reactivate yung kanila sistema. Pwede yun. Diba? Ito ho ang punto natin dyan. Kailangan pa din yun. Yung sistema na papanong bibilin yung mga bigas sa farmers. At hindi, the price that we wanted. By itself, yung suspension ng importation, hindi ho matutulungan nun yung farmers. May mga kailangan pang ibang gawin. Para matulungan yung mga magsasaka. Uy, dyan ngayon, dapat si Tony Lambino magsalita. Ay, kailangan pala natin ng NFA! Kaya niyang sabihan yung boss niya nun. Dito natin pala kailangan. Hindi pala pwedeng diretsahan na. Kasi, meron kang pera, ano, ibibigay mo ba yan sa traders? Para sila maglaro. Kasi yung mga traders sa may warehouse eh. Ang may warehouse dito, traders, NFA, at saka yung mga tiga Department of Health. Yan ang mga may warehouse. Hindi mo naman pwede ilagay yan sa Department of Health warehouse. Hindi pwede. Kasi aircon yun Aircon yun eh. Magkakaproblema. Ang dapat kasi, meron tayong mga silos.
Yan. From the very start. Kasi ho yung inefficient yung sistema na sinasako yung bigas, yung grain, pagkatapos i-warehouse mo, nandiyan na yung mga daga, nandiyan na yung spillage, ang dami problem. Yung modern technique, yung may hangin yung silo sa ilalim. So, yung kumbaga, floating yung grain. So, hindi ho nabubulok yun. At saka controlled ang temperature sa loob. May suggestion dyan yung San Miguel, gagawin nila yun. Ang hinihingi nila noon, nung sinusulat ng Senado, itong yung rice tarification, ang import palay, hindi bigas. Yeah. Kasi, kailangan natin yung palay, mawawala yung certain local production ng bigas. Yeah. Mawawala yung darak na para sa feeds. Nung gusto nila yung ganun, magtatayo sila silos, pero dapat palay. Para magagamit nila yung byproduct, yung darak. Yung darak, para naman sa feeds. Mas matagal din ang storage pag palay. Oh, really? Kasi may ano eh. May takip. May takip pa siya eh. Yung binubukbuk doon, yung tinatawag natin na germ, kaya pinapolish natin, kaya highly polished ang rice. Para mawala yun. So it's between highly polished at saka yung palay, yung dalawang forms na yun, mas matagal ang storage. Pero yung mga in-between, ang pinakamahina. Pinakamahina yun. So it's more economically efficient to keep palay. Tapos pati, meron ko pang byproduct. Meron pang byproduct. Na necessary, kasi yung ibang farmers ginagamit din yan pang abono. Ito nga yung sinasabi ni Duterte, kailangan bilhin yung bigas sa farmers. Yung cabinet naman, insistent on the cash transfer. Tigli 5,000 raw bawat rice farmer. Para sa isang taon. Next year. So, ang proposal ng cabinet, inaprubahan nila additional 3 billion daw. In unconditional cash transfer, 5,000 each to rice farmers. Naku, kinakabahan ako rito, Jonat. Matagal na akong kinakabahan sa inyo. Sa kaya mapupunta yung tigli transfer? Itong mga tigli 5,000 ng mga magsasaka nito. Ako, kabado ako rito. Rice Farmer Financial Assistance. Ganda pa ng pangalan eh. Rice Farmer Financial Assistance. That will allow the Department of Agriculture to give 5,000 pesos each sa mga rice farmers. Napakaganda nito. But meantime, merong hong proposal na natanggap si Martin Romualdez. Yan yung Madjo. Sa House. Galing sa Bantay Bigas. It's a new organization. Ano? At humihingi mga 50,000 signatures na na tanggap niya. Hinihingi po na i-repeal ang rice tarification law. Agree. Okay. Hindi raw pwede, sabi ni Cynthia Villar. Bakit to? Kasi in the long run, hindi ba? This is good for us. Hindi in the ba? Long run, after all the farmers are dead, it is good for us. At saka sino yung us? It is good for whom? Maganda yung suggestion ng isang ating viewer sa Kwan, sa Facebook. Sabi niya, dapat ho i-publish lahat ng importers. At saka yung how much they import. Para alam lang natin kung sino yung nag-hoard. Ayon ho sa report, ang pinakamalalaking importer, hulaan nyo, Villar Group, SM Group, yung mga group. Sila malalaking importer. Sila yung may kaya eh. Tingin nyo ba yung mga ordinaryong hampas lupa tulad natin kaya mag-import ng ganyan? Iba kaya nga bumili ng barko eh. Kasi kung ganito ng ganito, Jonathan, di ba may problema na tayo? Matatanda na yung ating farmers. Farmers. Aging. 58 ata ang average average age ng farmers. Kung hindi kikita dyan sa trabaho na yan, barong pupunta yung mga bata into rice farming. Meron bago? Wala na. Ano yan? Pare?
Talagang pabagsak na yung rice industry. The world is evolving, sabi nila. Itong mga ito, why don't they... Malis na sila sa farms because the farms will be urbanized anyway. Ngayon, mag-tricycle driver. Urbanized na yan. Magiging subdivision na rin yan. Nalang bago. Sabi ni Seth Dar. They will become service providers. Nila, may bagong program nga na magbibigay ng grants of $500,000, $500,000. To? For new farmers. For those who want to invest in agriculture. Agriculture. Scale down daw yung mga requirements. Ang importante, they get into agriculture. Before we get to that. As incentive to the young kids, to the young farmers. Ganito po yan. Pwede. In the first place, ayusin muna natin yung 3.3 million farmers. Ngayon, tignan natin anong sitwasyon nila. Ilang hektarya ba ang kanilang tinatanim, anong kanilang inputs, anong kailangan, etc. Dapat meron tayong ganun data kasi yung mga yon talagang kanilang... alam na nila yan. Alam na nila yon. Ang kulang lang nila. Yung kailangan turuan yan. Ang kailangan lang nila suporta. At saka yung kanilang mga anak, gusto rin po nilang bumalik doon. Pag nakikita nila yung kanilang mga magulang, kumikita. Hindi mo na kailangan bigyan ng 500,000. Yung 500,000, ibigay nyo doon sa... nandiyan na at sabi mo, boss, ito yan ha. Ngayon, rice, baka sa susunod, bunggo ka naman. Ibigyan mo ng ganong klase kasi sila mismo gusto nila maging farmer. Sila mismo. Gusto nila kumita doon. Pinapatay lang natin sila, hindi natin sila binibigyan ng pagkakataon na talagang maging totoong farmer. Kasi nangyayari sa kagaya niyan yung one big example is the manner by which we have treated the coconut industry. Ang laki ng ang laki ng incentive binigay natin diyan dapat pati yung processing yung the whole lot. Pinatay natin yun Sana papunta na tayo sa shampoo Shampoo, kasi dati, ang binibenta natin, Copra. Yes. Diba, ang laki nang nawawalang value added sa atin. Yung Copra, ginawa nating oil. Okay? Yung oil na yon ginawa nating chemical. For soap making, detergent, shampoo, and everything. Detergents. Shampoo. Okay. Nandun na tayo sa coco chemical. Ang panghuling-huling step noon, maging finished product na yan. Consumer products. Natigil tayo doon kasi binuwag nila yung plano na yan. Nila Cory Aquino. At ano nangyari? Nako, nagkanda bulok-bulok. Yung oil mill. Yung mga oil mills, nilease out dyan sa mga grupo. Kamukha ng grupo ni Manny Pangilinan, MVP, Chairman Emeritus ng Samahan ng Basketbolista ng Pilipinas, dyan sa Davao, for a song. Ano ang ginawa? Nag-process ba ng copra? Hindi po. Nag-import ng palm. Para mag-process ng palm oil. Pinahin nila yung coconut industry. Anong use ng mga mills, coco mills na yan na ginawa? Meron pa, dito lang PCGG sa Pasig. PCGG held yun. PCGG tumira nun. Dito sa Pasig. Kawayan si Andy Bautista. For a song. For a song. Na-lease ang oil mill. For tapos palm oil. So ngayon, wala mabentahan yung mga farmers. Kanino sila magbebenta to mill their copra? Kanino? E di sa mga trader. Titirahin na naman sila kaya mababa presyo. Ganyan. Di ba pa? Malapit na, talo na tayo ng mga ibang mga bansa na wala namang kalaban-laban dyan sa atin dati nung panahon ni na Ambassador Cuangco. Kasagsagan naman. Binanatan sila. Kasi kumpleto na sila Kumpleto na yung... takot na takot na yung mga ibang mga oil producers. Yes. Yung vegetable oil producers. Yung mga soya. Takot na takot sila sa atin. Nagpupondo sila ng propaganda against coconut oil. Ganun. Na hindi science-based. Nag-hire sila ng researchers, scientists / prior. Naging heavy importers tayo ng pang... Ngayon, ang solution natin is to give cash aid to the farmers. Kailan ho matatapos yan? Alam naman natin, hanggat hindi natin sinosolba itong problema na ito, aasa na lang ng aasa sa cash aid yung mga farmers. Gusto natin, wala na silang gagawin. Tatanggap na lang sila sa gobyerno ng 5,000 a year. Number one question, kasya ba yan?
5,000? Ano mo bibili ng 5,000? At saka yung 5,000 a year, kasya ba yan? At saka yung 5,000 a year na yan, yung sinasabi nilang 5,000 a year, pagdating pa lang sa paperwork, ubus na. Baka wala na sila. Baka nga hindi pa umabot yung 5,000. Sa... Kamukha nung conditional cash transfer na yan, magkano na lang daw umaabot eh. Bibali-bali. At mga bishop pa nagsasabi. Mm-hmm. Kasi yun daw umaabot doon sa beneficiaries, eh ang dami ng kaltas. Ayan ang problema niyan. Yung mga ganyan. Yan ang ating problema diyan. Imbes na barangay. Ano ba yung kasabihan? It's better to teach a man how to catch a fish. Yeah, to fish rather than give him fish. He feeds every day. Yan po ang ating problema. Babalik ang karambola. Ang oras natin 9:02 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik ang karambola, kasama pa rin sa impilan Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Okay. Mamaya-maya ho, kakausapin natin ang presidente ng Federation of Philippine Industries, si Mr. Jess Aranza. Just a background, Trixie, si Jonathan, ano? Yung federation na yan, FPI kung tawagin, nabuo yan noong panahon ng power crisis in the 1990s. Kasi ang lahat ng member nito, manufacturing concerns. Okay. Na napakalalakas gumawit ng kuryente. Okay. Since then, lagi nilang binabantayan yung power situation. Kasi talaga naman lugmo, na napilay talaga ang mga Philippine industries at that time. So ngayon may issue. Marami ngayong mga red alert, yellow alert, and yet hindi summer. Oo nga. Ibig sabihin, delikado supply natin. Ang hinihingi ngayon itong FPI, kasi kailangan ng bagong planta, in other words. But, if you decide today that you will build a new power plant, it will take you 5-6 years for completion. Kasi planning, financial closing, and everything, the actual construction. Now, hindi ka pwede magtayo kung wala kang market, pagbibilhan. May sistema ngayon yung pagbibilan ng power. Kailangan niya competitive bidding. Lesson learned yan from the last years. So kung merong competitive bidding, ba't hindi na ipabid ngayon? Yun ang sinasabi nitong FPI sa kanilang yung position nila. Okay. Ngayon, nasa linya natin si Mr. Jess Aranza. Siya po ang presidente ng Federation of Philippine Industries. Good morning, Jess. Good morning sa inyo. Jonathan at si Conrad. Si Trixie, nandito at si Jonathan. Good morning. Okay. Yes, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. At masaya ko at narinig ko na naman ang boses ni Conrad din eh. Ayun. Anyway, naman, may correction lang ho. Ano ba yun? Jess, ano nga ba yung issues? Hindi ko masyado kasing na. Kaya kita pinatawagan eh. Ako ang chairman ng federation. Chairman. Okay. Baka magalit yung presidente ko eh. Sino? Sino ba presidente? Si George Chua. Si George! Okay. Yung sa bayan car. Anyway, nung nakaraan pa, sinasabi na namin na yung i-bid na competitive bidding para makita na ang total, pagkatapos yung mga gusto magtayo, makapagtayo na rin. Kasi tama sabi nyo, kailangan talaga may consumer ka na. May bibili na ng anong power mo. Kung ang tagal kasi ng alam mo yung mga magtatayo ng power plant, hindi lamang doon sa mga location clearance kung ano-ano, marami pa diyang objection na galing sa mga kung ano-anong peace na yan, green peace kung ano man yan. Kaya matagal. Yung permitting system matagal. So do you foresee a power shortage in the future? Well, ang estimate nila, sabi nitong maestro, magkakaroon ng shortage. Pero nung tinanong ako noon, sabi ko naman, itong mga kumpanya kasi,
naka-ready na eh. Yes. Ibig ko sabihin, halos lahat sa amin, may kanya-kanya ng mga generator eh. Okay. In kaso, yun sabi nga. Pero mas mahal yan, Jess. Ay, natural. Natural. Oh. Pero, iba, hindi baling mas mahal kung tuloy naman ang under ng makina mo, ng factory mo. Yun ang punto namin. Or, kaya, yun nakahanda rin kami. Okay. But of course, ang pinarasal natin ang magkaroon ng shortage kasi hindi lang kawawa ang mga household na wala namang pambili ng mga sophisticated generators. Yun. Specifically, ano yung hinihingi nyo sa Duterte administration? Oh, well, ang sabi, ang ako, ang hinihingi ko lang, ang sinasabi ng namin is, pabilisin na yung bidding. Bidding yung, ng ano? Ng supply, yung adwa, ikaw generator, ibibid ko na ako ang kung distributor, magbibid na ako ng power mo na may generate mo. Upang sa ganun, pa-determine na lahat kung ilan ang kailangan pat map. Yung iba naman makapag-bid, pwede nang magtayo kagad. Ang totoo niya, sabi ko nga, bakit hindi dito ilagay yung emergency power na sinasabi na sa presidente? So, but what is preventing the government from doing this, bidding out the contracts to buy the power produced by the generating companies? Is there anything preventing the government? Meron atang nag-file ng kaso eh. Ah, kaso? May kinu-question. Oo. Parang hindi daw fair. Kung ano-ano mga naisip nila. Hindi ko alam kung serious ba itong mga ito. Ang alam ko, ang pagkalam ko may nag-file. Mm-hmm. At I think it was filed sa ERC or what sa ating hindi sa court sa ERC ang pagkalam ko. Ang situation ba natin, Jess, kailangan talaga fast track ang bagong kailangan, power plants? Fast track na talaga? Kasi tingnan mo ha, marami tayong iniimbitang investors, mga manufacturing yan. Tapos pagdating dito, sasabihin mo, yellow alert na naman. Sino maniniwala sa atin? Sino mag-i-invest? Sino mag-i-invest dito? Baka mag-invest dito yung yellow alert? Ano ibig sabihin ng yellow alert? Yung ang sinasabi nila na malapit-lapit yung na. Malapit-lapit na yun ang ibig. Malapit-lapit mawala na kuryente. Oo, yung halos manipis na yung short line. Ayun. Pag-retapos na, tataraan muna. Meron. Oo, yun ang mga issues namin na dapat ayusin. At saka, isa pa, yung meron tayong problema sa mga base load. Yes. Ang base load is yung, of course, ano ba ang base load? Yung like yung coal. No? Ang ibig sabihin, kahit anong sitwasyon ng klima, nag-umaandar. Umaandar yun. No? Yes. Oo. Eh, kung lagyan mo ngayon doon sa solar, lagyan mo sa hydro, pag walang tubig, di yung summer, wala nang under ang makina. Ngayon, pinipilit naman nila na ang carbon, mayroon ng clean carbon ngayon eh. Yes. Clean coal carbon na supply eh. Lininawin ko lang, Jess. Kayo, hindi kayo laban doon sa bidding process. No, yan na. So, inaayunan nyo yun. Kailangan competitive yung presyo makuha. Halimbawa ng isang distributor like Meralco. Oo. Hindi luto. Kumbaga hindi niluto yung kontrata. Competitive. Oo. Sinusuportahan nyo yun? Susuportahan namin lahat ng competitive. Lahat ng dumaan. Hindi yung negotiated na nag-usap-usap. Problema kasi, merong grupo na ayaw yun. meron din grupong ayaw yun. Meron din. Actually, dalawang issue. Yun issue ngayon, Jess, eh. Yun na nga. Dalawang issues dyan, eh. Yan ang sabi ni Jess. Dalawang grupo. So, ang inyo, pabilisin na lang. Ang sabi din kasi na process, ang pagkaalam ko, okay din ang Meralco at saka yung San Miguel, no? Hindi ko alam kung ano saan ang gagaling, where they're coming from, itong mga nag-oppose. May iba ko lang ng topic, ha? Debate ako, I don't know your standard, but mayroong nga dyan legal ba yung magbigay ka na ng franchise sa isang entity para sa buong Pilipinas? Ayun.
Ikaw naman Jess naman solar. Ikaw superpower na solar buong Pilipinas kasama yan sa climate change ano natin. Tatawa kayo. Anyway, sabi ko nga yan ang magiging... Ano ko to si Jess ha? Hindi, ang tawag ko nga dyan, nag-comment ako dyan. Nag-comment ako sa hearing, sa Senado. Sabi ko, bakit tayo magkakaroon ng solo para sa bayan? Hindi, solar pala. Solo. Solo. Pero na ba response doon sa inyong call sa inyong position, Jess, ng position ng FBI tungkol dyan sa pabilisin na dahil mukha nakakabahala na yung power situation. Mukha namang mayroong positive na lalabas. Meron din yan kasi matakin mo, wala na nga tayong tubig, mawawalan pa tayo ng kuryente. Because sabi kasi Conrad kung wala ng tubig, alisin na rin natin ng kuryente. Sir Jess, para sabay-sabay ito. Sir Jess, magtatanong ako, just to simplify, no? Sige. Kasi para makahabol yung ibang viewers, yung sitwasyon sa power natin, individual power suppliers have to sell their power to the Napocor pa rin. Hindi, iba-iba. Hindi na. So wala now, they can you have can their just own power. Bid for a certain allocation to provide power somewhere. Yes. Ano yung nakakatagal? Hindi ko lang kabisado kasi hindi ako kasama dun sa mga negosasyon, whatever. Pero ang akin lang is, anuman ang dahilan, anuman ang sagapal, dapat solve na. Tama. So, sa madaling sabi, we want to streamline so para yung mga producers madali makapag-provide ng kuryente. Correct. Kasi there are two possible off-takers . Una, yung mga individual na mga companies o kaya yung mga distributors. Okay. The other one, of course, if you cannot get any supply contract with the distributors or with the individual companies, you can go to SM. Doon ka pumunta. Pwede rin. Pagbibili mo doon. Pero siyempre, yung power producer, kung tataya ka ng bilyon-bilyon, kailangan mo ano. Gusto mo ng konting siguridad na meron kang bibili at bibili ng iyong production. Precisely. Yun. Yun yung point ni Jess. Ang ibig sabihin namin, mayroon kang base market kagad. Yes, ayun. Kagad. Yung matitira mong production ngayon, ilalagay mo sa free market, sa open market, sa WSM. Yung sobra punta ka na rin sa WSM. Ngayon, hindi magtatayo yan hanggat wala silang bidding. Kapag na-bid ka, nanalo ka doon sa bidding, ng Meralco halimbawa, nanalo ka sa bidding, itutuloy ko na yung power plant na yan. So, ang key na sinasabi ni Jess, yung bidding. Yung bidding ang key. Lalo na in this area, kasi ang pinakamalaking power distributor dito, Meralco. Sila ang kailangan makausap. Well, dyan. Hindi na rin nalalayo yung halimbawa Cebu. Or Davao. Or Central Luzon. Ang lakas na ng power demand dyan. Okay. Halimbawa, Jess, may problema sa Panay. Nag-aaway dun yung Peco at saka Rason. Rason Group, tsaka Oliva, hindi. Cacho. Tapos na yun. Matatapos na. Matatapos na ba yung away? Kasi tinake over na ng Iloilo government yung mga assets ng Peco. Kasi hindi nagbabayad ng taxes. Ayun. Kaya may at may, may power. Nangyari din yan sa Bicol, di ba? Sa Albay. Albay. Yung Aleppo. Aleppo. Yan. Hindi nagbabayad. Meron kasing thought, Jesse, na dapat... Pero at San Miguel ang pumasok. Yes. Nakuha ng San Miguel. Hindi, yung mga ganitong pillars of the economy, halimbawa power, telecom, water, transportation. May nagsasabi kasi na dapat state control dyan, owned and controlled. Payag ba ang FBI sa ganong posisyon? Na state controlled halimbawa ang power sector. Well, yung ang ano na naman yan sa atin, siyempre titingnan naman natin yung, hindi ko kabisado, I'm not a lawyer, titingnan naman yung constitution.
Kasi yan ba eh, di ba sabi na thesis, government should as much as possible not compete with the private sector in business, di ba? O baka, hindi ko kabisado, I'm not a lawyer, but baka dumating na naman sa ganung question. So walang position ng FBI dito? Wala pa. Wala kami position. Sa tubig, wala rin kayong position pa? Wala pa sa tubig. Okay. Kasi ang kwa naman ngayon, ang pinabawal nila ngayon yung mga ano, mga pagtatayo ng mga anong tawag niyan, yung deep well, no, for the business. Kaya nga rinade nila yung minsan yung ano eh, yung Pepsi Cola eh. Oh. Di ba? Yes. Rinade nila eh. Kaya takbo naman sa amin. Ang punto lang namin is, kung talagang meron, at hindi naman nila kayang gampan na nabigyan ng tubig dyan, they have to give them license already. Okay. Yeah. Sa bagay, sasabihin naman nila eh, nakukuha daw yung water sa ilalim, nagkakaroon, kaya daw tayo nagkakaroon ng mga sinkhole. Yan ang mga, yan ang mga sinasabi nila. Kaya, eh, pero kasi industries din, maraming wastewater Totoo yun. So, anong mangyayari dyan? Sari-sarili kayo? Kanya-kanya kayong tayo ng treatment plant? Napakagastos, no? Hindi, ang treatment kasi, iba-iba kasi, contract, no? Magkakaiba yan kasi, hindi lahat ng lumalabas, pare-pareha sila eh. Oo. So, mayroong iba-ibang klase ang treatment plant nila. For merong every industry. Merong taste plant na pumunuin mo. Oo, yung sa oil kasi may mga iba. Waste material na ang hindi hazardous. Meron namang waste material na hazardous. Yun. Okay. Well, maraming salamat, Boss Jess. Ang coconut, ang lumalabas sa coconut is Napag-usapan yung coconut. Yeah, nako. Expert to si Jess dyan. Oh. By the way, mga kababayan. Ha? Ito yung bumuhay ng mga oil mills nung panahon ni GMA na pinabayaan na nung mga nakaraang administrasyon. Salamat. Nung panahon ni Aquino, pinabayaan uli. Maganda daw ngayon ng ano, takbo ng mga oil mills kasi binigay na daw sa private sector na hindi gumagamit. Na palm oil na raw ang pinoprocess. Ay, alam mo, yung palm oil, iyan ay magandang imbestiga natin, Conrad, sa'yo, Jonathan, no? Oo nga. Alam mo kung bakit, nung ang panahon na ang palm oil is napakamura kaysa coconut, sinasuggest ko na ang coconut, ibenta mo sa export, may premium. Mm. Ang palm oil, ang ipasok mo, para yun ang gamitin mo sa biodiesel. Yes. Okay? Okay. Yes. Inaway ako ng mga ibang sa coconut. Hmm. Kasi ang sabi nila, eh, hindi daw pwede yun kasi yan ang batas. Pero ang punto ko lang is, why burn a very expensive oil when it is commanding higher price sa world market? Hmm. Di gamitin mo ang palm oil. Alam mo kung bakit ayaw nila? Yung iba dyan, ha? Yung iba, hindi ko sinaya lahat. Hmm. Kasi, pag officially ginamit mo na pwede, may batas na pwedeng i-increase, gamitin, eh, wala na silang dahilan. Kasi sa ngayon, gumagamit actually sila ng palm oil. Pero pagdating, bakit ang presyo mo parang coconut? Ang mix mo? Eh, may batas tayo coconut eh. Pero kung officially, sinabi mo na pwede ang palm oil, hindi ka na pwede magrason. Kasi, hindi ka na pwede sumingil lang mataas. Yun ay ibig niya sabihin. So may dayaan nangyayari. Yan ang gusto kong tingnan. Konting dayaan lang ba yun, Jess? 10% ng mga gasolina. Malaki yan, ano? Malaki. Kailangan may mix. Okay. Yan ang hinahanap ko ngayon. Yan ang tinag-aksayan ko ng panahon ngayon. Ang gusto kong gawin, lahat ng total importation pinakukuha ngayon, total importation ng palm oil. At saka saan niya ginamit. Okay. Kasi napaka-importanteng kagaya niyan yung rice industry natin, malapit nang masunog to. Coconut industry, sinusunog. Sunog na nga. Sunog na nga. Sugar, sinunog. Sayang lahat yan. Wala na magiging chairmanship si Jess. Kasi yung di ba? Federation of Philippine Industries. Mabubuwag na. Lahat nasusunog na eh. Ang magka-problema ngayon, eh, iba pang industriya, baka pati salt. Wala na rin. Salt? Matagal na pong patay. Ibigay na po namin 10 years ago. Mula nung nag-iodize. Hindi ba itatax daw ngayon ang salt? Sabi ko pag tinatax yung salt. Saan mo itatax ang patay, Jess?
Tanungin nga kita, sige nga, itaks natin ng patay. Patay na yung salt industry, tataks mo pa. Hindi, ibig sabihin, yun ang pinakamati na, yung last straw. Para para matuluyan na, kasi naghihingalo pa ngayon eh. No? Naghihingalo pa. Was just, maraming salamat po. Salamat sa inyo. Maraming salamat sa iyo. Minsan nga, sasama ko sa inyo. Oo, nasama ka dito. Masaya kausan sa akin, alam nito eh. Alam yan eh. Maraming chika. Customs, smuggling. Binantayan din nila yan eh. Maraming minsan dito sa studio. Ngayon ito, ibibigyan ko kayo pag nakuha ko itong mga statistics. Ayun, maraming salamat. Ibigyan ko sa inyo. Okay. Maraming salamat, Boss Joe. Thank you. Have a nice day. Ay, na-depress ako. Na-depress ka ba? Ako yung, yung Federation of Philippine Industries, malapit lang Federation na lang. Wala na yung Philippine Industries. Federation. Federation of the Philippines. F na lang, hindi na FBI. F na lang, hindi FBI. Alam mo kasi, lahat ito, namana ni Duterte itong mga problema. Ito. Nangiral noon kasi lahat ng vested interest. Halimbawa, yung bidding na yan, matagal na nasa epiralo. Binitin nila yan. Daming ng bidding. Okay? Nung umupo si Duterte, hindi pwede. Implement. Kaya kailan lang nasunod dyan ng yung sa Meralco na nagkaroon ng bidding. Daming roadblocks dyan. So, ibig sabihin yan, ang dami pang backlog. Yes. Okay? Mm-hmm. Yung backlog na yon, yun yung gustong isulba ng FBI na, na bilisan na. Nyo. Total kaya yung gumawa ng Coliseum in 15 months. Diba? Bakit itong bidding hindi pwedeng gawin na madalian? Hindi ba? Kung babaguhin natin kasi yung procurement law. Kasi nga meron din yun eh, tama yung, ka. Ano, may problema din doon kasi. Mamaya, sabihin na naman, that's similar to emergency powers. Ayan. Nino, na sasabihin nino. Nangyari na naman tayo dyan. Okay. Tilay. Talaga, 80% of the country's problems are legislative in nature. Aha. Kailangan may mga baguhin. Kahit na kunwari, dahil dalawa yung trabaho ng legislature. Gagawa sila ng batas, tapos yung oversight nila. To fine-tune whatever laws they're making. Or to see kung ine-execute. Wala pang na-follow up dyan sa EPIRA na yan. For the past 18 years. Yeah. Ilang taon na yan, Jonathan? Nga, 18 years. 18 years. Kasi 2000 naman yan. Eh. O paano mo malalaman kung if it's working or not? Kung wala kang follow-up. Hindi, ano yan? In the 14th and 16th Congress, there was an effort. Kasi alam na natin at that time na hindi umuubra yung ibang formula doon sa EPIRA. EPIRA na yan eh. In the 14th Congress, nag-file kami ng tungkol doon. Ang kailangan lang doon, ang pinag-uusapan at that time kasi nagkakaroon ng walaan ng ano eh. Dapat ang government must have the flexibility to set up what we call a strategic power, parang kumbaga strategic power component. Halimbawa, sa Luzon, kailangan ang gobyerno may hawak na isang power plant. Okay. Para pag nagkaroon ng... Panabla, parang NFA. Panabla. Sa Visayas, ganun din. Sa Mindanao, ganun din. Ang ganyan, ang usapan. Sa committee hearing pa lang, tapos pinatay na yun. Yun nga yung vested interest na sinasabi ko. But maraming... sinasabi mo, parin Conrad, yung pinag-usapan natin, yung competitive bidding, ipinasok niya. Noong pa yan eh, di ba? Ano yan, nakalabas, pagdating sa plenary, out of time. Wala na oras. Kumbaga kay Dilima, yung panahon na yung mga pork. Yan. Yung mga ibang iniimbestigahan, wala na tayo oras eh. Napoles na lang tayo mag-concentrate. Wala na oras. Galing. Magbabalik ang karambola ang oras natin, 9:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola.
Karambola, uy, umaga. Nagbabalik ang Karambola, kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Oh! Imiting po yung boss doon at kaya take an early exit. Yeah. You'll be back tomorrow. Bakit daw hindi cabinet rock? Bakit nga ba? Aha. Ano sabi ng Pangulo? Grabe ah, dinirekta. Ano? Sabi niya, because I don't trust her. Suplado? Suplado. Bakit? Paano ka ba naman di susungit? Kasi nangirit pa nga si Lenny. Huh? Eh, kung wala naman pala silang tiwala sa akin, why did you appoint me in the first place? Ayun! Nak, sa drama lolo mo. Tapos, syempre, sumagat ang Pangulo, eh, you kept running kasi, your mouth. Oh, eh kasi, kaya kayo na-appoint. Uh-huh. Dahil pinalalabas mo, alam mo dapat ang ginagawa sa drug war. Yun. Ngayon, gusto namin masubukan kung talaga may magagawa ka. Kasi, lahat ng ginagawa sa drug war, sabi mo, mali. Uh-oh. E di in-appoint ka, ikaw ngayon. Mm-hmm. So, hindi, wala naman daw tiwala. Totoo, walang tiwala. Eh baka sakali lang alam mo kung anong dapat gawin eh. Mm-hmm. Hindi ba? May reservations daw ang Pangulo. Hindi, ganito. Bahagian si Robredo ng sensitive information kapag mag-a-attend siya ng mga cabinet meeting. Mm-hmm. Kaya hindi ho cabinet level. He could have put her in the at cabinet rank or invite her. He can invite her. It's to in cabinet. His power, it's diba? In his power. Ang problema is she doesn't show that she deserves it. Ayun. Ang sinasabi ng Pangulo, his original intention actually was to make her cabinet rank. Okay. Yun yung mga initial statements niya. Okay. Eh, dakdak ng dakdak. Pinalo pa ni Panelo yun, naalala ko. So, ibig sabihin, napag-usapan na nila yun. Yes. Eh, kinausap daw mga foreigners para foreign groups. Pinapapasok yung ganito, pinapapasok yung ganang. Ng foreign policy natin yan. Seeking advice from foreign institutions and officials tungkol doon sa violation on human rights. Yeah, di ba? Eh, may stand na tayo dyan. And a crime, and a crime against humanity. Oo. Kumbaga, parang Trojan horse. Crime against you. Kalain mo, taas mo yun, ha? Crime against humanity? Sa international law, merong mga tinatawag na, how do you call this? Obligations ergo omnes. Ibig sabihin na there's certain crimes na in any territory, pwede kang, you know, the UN or other nations can act on this because everybody is threatened by it. So among these crimes against humanity. Under that are things like piracy. Yung mga violations. Genocide. Mga genocide. Mm. So, nilagay at par dun sa yung drug war issue, kina-characterize nila as a crime against humanity. Uh-huh. Kaya na yung word na ginamit ni Maria Ressa sa 60 Minutes interview niya, that's genocide. Ganon? Oh. Genocide? Wow. Genocide. Eh, ba't buhay pa siya? Eh, unang-una, hindi niya alam ang meaning ng genocide. Kung genocide tayo, di ba siya dapat nauna ron? Oo. Si meaning na she falls into a category of humans. Ang sinasabi ho ni Spokes, si Panelo, no? Mm. Ang sinasabi niya, yan daw mga basihan ni Duterte dyan sa desisyon niya na hindi gawing cabinet rank si Robredo. Mm-hmm. Documented daw ho yung mga pinagsasabi ni Robredo sa mga foreign institutions and officials. Documented daw ho sa mainstream media mismo and even in social media. Uh-huh. Okay? So, kung napag-usapan na yun, kung ikaw ang presidente, kung merong mga sensitive information na pag-uusapan sa cabinet meeting, komportable ka ba na nandoon si Robredo? Nakita mo na documented yung mga meeting na ginawa niya with a foreigner.
So, di ba, ang linaw kasi ng foreign policy natin pagdating doon, sinabi talaga natin hindi sila welcome, and the president sets the foreign policy. Alam niya maliwanag sa saligang batas yan. Tapos sinet na niya na bakit tayo magsasubsume ng ating sovereignty to these people? Gusto nila pakialaman yung system of justice natin, yung administration of justice, kasi yung kiniklaim nila eh crimes against humanity. Yung eh sumagot naman siya, law enforcement. Who needs a cabinet rank? Tatrabaho pa rin daw siya. With or without cabinet position. Rank. Tuloy ang trabaho. Anong trabaho? What? Ang trabaho niya, feeling niya is to call a press con eh. Pag nilabas mo yung mga ginagawa niya talaga, aangal siya. Ano kaya ang trabaho niya doon sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs? Bumalay ko sa kanya. Para tuloy daw ang trabaho eh. Tuloy ang trabahong ano, manira. Kasi even dun sa ano ah, dun sa investigations ng UN, nag-backtrack siya. Okay. Remember, sabi niya dati, dapat papasukin ng investigators dito. Ang Human Rights. Human Rights. High Commission on Human Rights. Yung ano, Office of the High Commissioner on Human Rights. Ay, ng UN. Pero hindi yun ang inimbita niya, iba. UN. Ganun pa rin yung policy eh. Sabi niya, dapat papasukin. And then later on, she backtracks and says, dapat internal muna. So ano to? This is an admission on the general possibility muna to invite. Sa susunod na yan. Internal muna. Sa susunod What's na. What's that? That's an admission na mali yung initial statement niya. Aha. To let the investigators in. Ngayon, meron na naman siyang kausap. Papapasukin na naman niya. Ano nangyari na naman dun sa internal na lang muna? Nangyari sa'yo. Tapos yung characterization, she's going with that characterization of genocide. Okay. Ayaw niya na raw niyang world war. Ayaw niya na makipagdebate. Sino ba nagsimula nito? Ayaw niya makipagdebate. Baka marunong ba siya? Noon tinanggap daw niya yung trabaho na yan. Hindi niya iniisip kung cabinet rank yan o hindi. Basta ang iniisip niya lang daw, makapagtrabaho. Mm-hmm. At tulong. Naks. Sarap. Naks. Sarap makinig ng mga ganitong ano. Pero ba't mo hinihingi yung listahan ng high value targets? Mm-hmm. Kasama ba yun sa trabaho? Akala niyo pulis siya eh. Kasama ba yun? Hindi. Baka yun na ibig niya sabihin. Mm-hmm. O di baling wala ng cabinet rank. Akin na yung listahan na lang ng high value targets. Tatrabaho ko eh. Private naman daw yun, yung paghingi niya ng list. Private? Private yun. Not as Bakit co-chair? Bakit yun nilalabas? Not as co-chair Private of ICAN? Private naman yun. Alam naman daw niya kung anong pwede niyang i-share. I-share? Oh, she said that eh. I know what I can share. Okay. I don't know kung anong pwede kong i-share. Akala ko ba ang baboy ay isa sa pinakamatalinong hayop sa mundo? Pero bakit ang pag-iisip ni, ay kayo naman, Oy, kayo wala na yung ganyan. No name calling. Binanatan ni Duterte si Drilon sa Coliseum na pinagawa niya sa Iloilo. Ganun pa? Hindi ko narinig yun. From Arnold of Iloilo, Drilon is throwing stones inside a glass house. How many millions have been spent on the Iloilo Esplanade? A walkway around the Iloilo River, which hardly anybody uses. It has not been completed until now. Not completed until now, ha? Sana na pinaginamit na lang pantayo ng classrooms. Arnold, ha? Paka-sarcastic mo rin, Arnold, kayo. Ha? Bakit kayo ganyan kay Senator Dilo? Si Arnold, talaga to. talaga. May sana proteksyonan ng gobyerno ang sugar industry. Kung hindi, i-convert din yan ni Senador. To? Sa subdivision. Ay, grabe kayo. Baka tapos na. Magawa na.
Hi. Sabi ni 9316, Mayor Isko, yung mga enforcers mo na kay dami sa masikip na intersection ng V-MAPA at Old Santa Mesa. Ako, alam ko yan. Ay walang ginawa kundi manghuli kaliwat kanan, lalo lang bumabagal ang daloy ng traffic dahil sa racket nila. Calling Mayor Isko. Mm-hmm. Ito, isang taga Jensen daw. We had boxers who in the Philippine team who won gold, silver, and bronze in the Asian Games. Mm. But no incentives were given. No support for their education. Mabuti pa ang weightlifting at skateboarding nakatanggap ng pera. Uh-huh. Pero ang nakipagbasagan ng mukha, walang incentives. Yan naman pala. Kasi baka noong panahon na yun, hindi pa uso yung incentives. Hindi pa nga. Ngayon lang kasi nagkaroon ng ganitong mga pampagana sa ating mga atleta. Sabi ni Rico of Montalban, Tres Karambolistas, good morning. Ang ganda ng pagkasupalpal nyo sa nilulumot na utak ng isang Sena Park na bumusisi sa kaldero. Di niya alam ang quote-unquote the work of the mind. Yun. Aba! In-explain lang namin. Catch assistance sa rice farmers? Nako! Gaganda na naman ang sales ng motorcycle. Ay, nako! Kung susundan daw natin yung argumento, may budget sa cauldron pero walang budget para sa athletes. Mm-hmm. Or maraming nagugutom. So, they should forgo building the new Senate building. Which is said to cost 8.9 billion pesos. More, actually. So, they just stay in the PNB building or in the Batasan compound. Oo. Malaki ang matitipid. At maraming classrooms yan. Malaki yung subsidy sa mga atleta. Salamat. Nagba. Ito naman, laban sa kay Duterte. Yun daw Lindol, kasalanan ni Duterte. Sinisingil na raw siya ng Diyos. Nax. Nax. Kay Senator Ibanto. Ito, galing US. Ay, 8310. Don't worry kay Sena Park after the SEA Games. Gagawing piggery yung sports center. Pero wag babuyan yung project para hindi magkaroon ng ASF. African Senate Flu. Grabe kayo. Pinag-iisipan niyo ito, no? Meron daw airport sa China na aprubahan noong 2015 and now operational na. International airport to. Yun daw Bulacan, proposal 2016. 2019 na ngayon, mahigit 3 years na, waiting pa rin. Parang madjong, waiting. Puro pa rin, puro. Hindi pa tumutodas. Ay, nako. Ang bumabara ho dyan, kagaya nga na nire-report natin, walang iba kundi si Finance Secretary Carlos Dominguez. Sunny Dominguez ho. At ang dahilan niya, magiging white elephant daw yan. Sinulatan niya si Duterte. Update lang to, no? Doon sa nag-text. Sinulatan niya si Duterte at sinabi niya, ibawiin yung approval na ibinigay ng NEDA Board. The NEDA Board ho is the highest body. Ang namumuno niyan, ang Pangulo mismo ng Pilipinas. At yan ang nagbibigay ng mga final of the final approval sa mga ganyang napakalalaking proyekto. Na pinag-aralan ho lahat dyan. Nagdaan lahat dyan ng katakot-takot na panunuri. Studies and everything. Okay. Dumaan niya sa DNR for the environmental. Dumaan niya sa DOT for the technical. Dumaan niya sa NEDA for the economic feasibility. And everything. Dumaan niya ho sa finance for the financial feasibility and everything. At inaprubahan niya ng NEDA. Okay. Here comes Dominguez now claiming magiging white elephant 'yan. Ibig sabihin puro bobo
ito ang ibig niya sabihin, ina-accuse niya na bobo itong NEDA, hindi nakita yon nung pinag-aralan yung economic feasibility. Ang bobo nitong DOT, hindi nakita yan. Ang bobo nitong DNR, hindi nila nakita yan. Napaka-bobo ng NEDA, pati na yung pinuno ng NEDA na Pangulo ng Pilipinas, ang bobo nyo. Hindi nyo nakita ang white elephant yan. Ako lang ang magaling. You know ang ibig sabihin ng sulat niya? Aprobado na ng NEDA board and everything, ha? Tuloy na yan. Biglang sabi niya, bawiin mo. Sabi niya kay Duterte. Sino kaya ang nasa likod nitong Dominguez? Sino kaya? Napaka-unreasonable no kanyang request kay Duterte. Nabawiin. White elephant daw. Sinulat niya. In other words, documented ito. Documented eh. Hindi kaya siya pwedeng balikan dyan? Pwede. Bakit hindi? Na pwede siyang i... Pero baka abangan na lang siya. Amigo, kayo ha? Nabi ko lang abangan. Pwedeng later na sila. Bakit daw hindi si Baki ni PDR ang kabinete niya gaya ni Procopio at ni Dar? Well, may political considerations. May mga iba-iba hong ano dyan eh, no? Kaya nga tayo, nilalabas na lang natin kung ano yung mga mali. Para malaman din ng taong bayan. Once unregulated na ang sugar importation, patay na talaga ang Negros. Sabi nito isang texter natin. Parang magre-return of the comeback, na alala niyo yung 80s? Naghirap talaga ang Negros. Magiging kuta ng insurgency daw yan. Matagal na po. Yung alam niyo po ba, sabi nito isang texter naman natin, yung mga harvester at iba pang machinery na nanggaling sa Department of Agriculture na binigay diyan sa Maguindanao, ibinenta ng mga local ibinenta ng mga local Department of Agriculture na napakababang presyo. Okay. Kesa ipamigay sa mga farmers. Aray ko, ano ba yan? Sabi ni Okay, si Boyat ng Bacoor. Good morning mga karambola. Panawagan sa mga Revilla family, yung baha po sa St. Dominic. Ilang taon na po laging ganyan. Galaw-galaw naman po. Kinontak daw niya itong nagsabi nitong binenta raw yung mga machinery, no? Kumontak daw siya doon sa 8888, yung hotline ni Duterte mismo. Hindi raw makontak yan number na yan. Kaya dito raw niya tinexto sa atin sa Karambola. Sana nga ho, ipapalo up namin yan. Yung sa Maguindanao, yan pala mga agriculture, farm equipment itong sinasabi niya. Meron kasing programang ganyan ng Department of Agriculture. Namimigay ng ganyan. Kasi nga kailangan natin low-level mechanized para maging competitive ang ating rice production. Ang iniintay ko yung magka-ano tayo uli, yung Carabao Industry. Although meron tayong Carabao Institute. Yung ano na yan, most of our beef is imported. Okay. About 80%. Oh. Anong ka-dependent tayo on imported beef? Okay. Kasi we're talking about agriculture na rin lang. Yung rice tariffication law includes an agriculture support fund. Okay. Kasama yun dun sa tariffication. They will also be supported by the tariffs collected from importations. One of those na hindi masyado nasa-subsidize, although meron silang GAAs, the Carabao Institute, dapat nakakapag-create na tayo ng sarili nating dairy and beef industry. Ang sarap ng gatas ng kalabaw. Sobra. Yun lang ang kaya kong i-digest. Ang sarap. Otherwise, meron akong lactose intolerance. At saka ata mababa ang cholesterol, ano? Yes. And it's suited for the Asian stomach talaga. Oo. So, yung kesong puti, Carabao's milk yun eh. Paborito namin yun sa aming sa pamilya ko yung keso puti. Buffalo mozzarella. Diba? And it's one of the best in the world, ha? Kasi, una, madali siya gawin, cost-effective, and it's another way, where to put your milk. Pero alam mo yun, sa totoo lang, yung Carabao dairy industry natin is not fulfilling even 10% of the need.
Uh-huh. Ang konti-konti talaga. Tapos seasonal lang. Uh-huh. So, and sayang kasi nga, ito yung bagay sa atin. Asians are naturally lactose intolerant. Okay. Except to Carabao. Carabao's milk. Mm. Uh-huh. So, alam mo ba, sa amin sa Pampanga, may deli kasi ang tawag pindang. Uh-huh. Yan yung tinapang Carabao, meat ng Carabao. May specific name doon at ang pangalan ng pindang. Napakasarap. Yan. Oo. Beef Carabao milk. Carabao's milk. Cheese. Yan, meat yan. Pala. Ang mother ko, pati yung goat's milk eh. Kasi sa nung panahon ng gera, yun lang ang gatas na nakukuha nila. Yung kambing. Sa kambing. Ako naman, when I was younger, sa sobrang mahal ako ng lolo ko, dahil alam niya gusto niya ko yung Carabao's milk, bumili ng Kalabaw. Para magatasan. Yaya ako sa lolo ko. Nung paglaki ko, na-realize ko na kaya pala kami nararasyonan. Dahil bumili ng Kalabaw ng lolo. I commend you on your push to stop the rice importation. Now that PRRD has spoken, please continue your advocacies. Yeah, mabuhay kayo. Roddy Cruz ng Sydney. Wow. Roddy Cruz ng Sydney. Sabi ni, ang daming galit kay Senator. Siguro, ano, karamihan ng mga, ano, galit? Puro galit kay Senator. Ang sabi ng isa, 0797, kung magtanong si Senator Villon, parang architect o engineer, bakit daw di na lang inayos ang Rizal Track Oval? Mas mura daw. Di ba mas nakakamura ang gumawa na lang ng bago kaysa ayusin ang luma? Hindi. Actually, hindi yun yung issue. Kasi dun, hindi world standard ang Rizal Memorial. Hindi okay? Siya pang ano. Ganito yung problema natin, halimbawa sa swimming pool. Yung ating swimmers, to qualify, kailangan pa umattend sila ng qualifying rounds. Uh-oh. Before going into the games, halimbawa Asian Games o Olympic Games. Dahil ho, hindi recognized ng official bodies, international official bodies, yung ating mga equipment. Halimbawa yung timer. Uh-oh. Halimbawa yung practice pool. Halimbawa yung kung ano-ano. May mga official ho dyan. Okay. Yung ginawa sa Clark, compliant na ho yan sa mga official requirements. So, kapag nanalo ka doon sa Clark, dito, etong ASEAN Games, yung nanalo doon at yung time niya qualifying sa Olympics, hindi mo na kailangan mag-attend ng qualifying rounds. Ire-recognize na po ng international body yon. Halimbawa, may Singaporean nanalo. Di pa salamat pa yung Singaporean sa atin. Hindi na nila kailangan mag-attend ng qualifying rounds. O yung mga atleta natin, maski local events, at nanalo sila dyan at nakuha nila yung qualifying time, ire-recognize ng international body yun. O, diba? Yung po ang yun big difference nitong bago nating sports facilities at yung Rizal Memorial. Hindi Olympic ano yung standard. Yung gano'n. Halimbawa, wala namang practice pool yung warm-up pool. Meron ba warm-up pool yung memorial? Wala naman yun. Requirement yun. Tinatanong bakit hindi daw ito na ano, na-explain kay Senator Villon. Alam nyo, mahirap gisingin yung gising niya. Aha. Yan yun na. May purpose siya kung bakit kini-question niya. Tinatanong ni 9292, pwede bang maglagay ng PNP chief na hindi PMA graduate kahit just for now? Pwede po. Actually, hindi po requirement na PMA or ang PNP chief. Nagkakataon lang kasi hindi pa umaabot dun sa point na PNPA ano, graduates ang nasa rangko na pwedeng umabot ng ano. Okay. Ng Chief PNP. Puro there PMA is maraming text ho rito tungkol sa Diyos ano, at saka Biblia. At pinatatamaan si Duterte. Medyo hindi ho namin binabasa yung mga ganitong text. So nagsasayang lang kayo ng piso na piso pa ba hanggang ngayon ang text? Well, kung naka-unly sila. There is definitely going to be a power shortage next year. Sabi nito nag-text. Too much red tape in the Department of Energy.
Maraming nag-usap tuloy tungkol sa pagkain dito sa YouTube. Bakit? Ano sabi? Eh, kasi yung mga kesong puti. Ang dami nag-usap? O at mamaho ko yan, gutumin kayo. Araw dito sa Karambola. Kasi pag maski yung pastillas, nagawang gatas ng kalabaw, originally kasi yung pastillas, hindi naman ho cow's milk yan eh. Yung original na pastillas, sa San Miguel, Bulacan. Carabao's milk yun. Meron din sa Malolos kasi yung industry na, yung alam niyo yung pambalot ng pastillas na magarbo-magarbo. Yung papel. Na papel de hapon. Tapos maraming gupit-gupit ganun. Sa Malolos yun. Doon galing yun. Pero yung ngayon, ang talagang masarap na gumagawa ng pastillas de leche na Carabao milk is San Miguel, Bulacan. San Miguel. Pero ni-revive yung art ng pastillas wrappers. Very interesting yan. Namamatay na kasi matatanda na yung mga ano eh, mga magagaling gumawa nun. So, sige, more on this tomorrow. Pagbalik ng Karambola. Maraming salamat sa pagsubaybay sa amin ngayong araw na ito. On behalf of Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Argenia, to also known as Thinking Pinay, upo si Trixie Cruz Angeles, ang tabayanan susunod na programa, SSU Topacio, with Doc Chelejano, Training for the Topacio, and Miss Tala Saldivar. See you tomorrow. Karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.